Good evening. Hermeneutics is the study of principles of interpretation, so that you can be assured that your way of interpreting the scriptures is correct. Marami kasing nagba-Bible, walang hermeneutical principles. So anong makita nila dyan? Walang konteksto, walang background, walang study of the original written form. Basta kung anong babasok sa isip nila na naayon sa kanilang pag-iisip, yun na ang sasabihin nila na tama iya. Tapos magtatayo na ng sarili nilang simbahan kung marami namang maniniwala sa kanila. So hermeneutics, pinag-aaralan yan. Sa simbahan kasi, fides, coherens, intellectum. Faith, seeking, understanding. Kay Saint Anselm pa yan, ilang centuries na yan. Ang ibig sabihin sa mga Katoliko, ang pananampalataya mo, naghahanap ng pagkaunawa. May mga hiwaga na hindi na talaga maabot na ating isip, pero sa abot na ating pag-iisip, as far as our human fragility will arrive, let us find the truth of what Scripture says. Turo ng mga Katoliko. Kaya yung mga kagaya ni Father Randy Flores, yung parish priest sa Sacred Heart, dalawa ang doctorate niya ni. Master niyan ang hermeneutical principles ng Catholic Church. Nag-aaral pa yan na mga languages na wala nang nagsasalita ngayon. Kaya ang tagal. Pero, inaprubahan ng simbahan na ganyan ang pamamaraan. So ngayon, tatlong hermeneutical issues ang nais kong ibahagi sa inyo mula sa Gospel today. Unahin na natin yung huli. Kasi laging walang hermeneutics ang pagbibigay kahulugan dito eh. Sinabi ng Panginoon, all that you ask for in prayer, believe that you will receive it and it shall be yours. Kaya, hindi ipapayagan ng Diyos, magdasal ka, may kaaway ka, tapos sasabihin mo, Panginoon, patamaan mo ng kidlat yung aking kalaban. Maling hermeneutics na yan. Sapagkat, sa interpretation, nakalagay na kaagad sa susunod, tignan mo rin yung susunod, patawarin mo muna yung nagkasala sa iyo para pakinggan ka ng Ama. Puno ng pagkapuot, yung dibdib, mahirap kang pakinggan ng Panginoon. At saka sinasabi din sa hermeneutics, may context itong sinasabi ng Panginoon. Titignan natin yung kabuuan ng kaniyang words and actions. And we can summarize that, sasabihin natin, yung words and actions ni Jesus, isa ang patutunguhan yan, yung kaharian ng kanya Ama. Kaya sa simula pa lang, sabi na niya, Kingdom of Heaven is at hand. Repent and believe in the gospel. Kaya tinuruan niya tayong magdasal. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Ay ang sabi, ng tamang interpretation, lahat ng hihingin mo that will foster, that will promote, nagpapayabong sa kaharian ng Diyos, bibigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mong gamitin yung pagmamahal ng Diyos sa iyo para sa sarili mong kapakanan. Manalo sana ako sa sweepstakes, Lord. Makapag-asawa sana ako ng mayaman. Parang ganun. Hindi ganun ang prayer. Mag-aral naman kayo ng kaunting hermeneutics para hindi tayo kung saan-saan na lang pupunta. Gaya ng chain letters. Naawa ako doon sa ibang nangungumpisal na mamamatay daw sila kung hindi nila ipapasa sa 10 tao. Eh karamihan pa naman, yayaman ka, makakatanggap ka ng malaking pera, padala mo lang ito sa 100. Eh, walang hermeneutics yan. Okay?
So yan ang una. Unawain, sa tamang konteksto, yung sinasabi ng Panginoon. Maski anong hingin nyo, ibibigay ng Panginoon. Okay? Yung pangalawa, ay yung templo. Bakit? Hinagupit ng Panginoon yung nagtitinda doon, yung nagpapalit ng pera, money changer, marami sa ermita yan eh. Eh noon, nasa loob ng templo, nagalit si Jesus. Ano ang kanya sabi? My house shall be called a house of prayer for all people, but you have made it a den of thieves. Ang hermeneutics ni Pope Francis dyan ay negative masyado yung wag kang magtitinda dyan, wag mong gawing business hub yung simbahan. Gawin mo, hospital yan. Literally, hospital ngayon yung maraming simbahan dahil inoffer ng Catholic Bishops Conference ang simbahan na magiging center for vaccination. So yan ang simbahan ng Panginoon, hospital. Sabi kasi niya, naparito ako para sa mga makasalanan. Sila dapat ang magsisimba. Hospital din para sa kaluluwa yung simbahan. So, ang tamang pagkaunawa ng templo ay kung saan andon ang Panginoon, konektado sa third chapter ng John, worship God in spirit and in truth. Noon pagandahan ng simbahan. Maganda rin naman na maganda yung structure, pero ang mahalaga, worship in spirit and in truth. Hindi lang na huwag mong gawing tindahan yan, huwag mong gawing 7-Eleven yung simbahan mo. Gawing money changer, gawin mong ermita. Tama din yan, pero negative yan. Ang positive, it should be a place where people can worship in spirit and in truth. Kaya sa mga simbahang Katoliko, nahahanap pa natin. Parang, pumupunta kasi ako sa ibang simbahan eh, parang mga theater na lang eh, kung saan may performance, tignan ninyo. Samantalang, yung mga simbahang Katoliko, karamihan, it is a place of silence, of mystery, of transcendence, so that you will be aided, matutulungan kayo to worship God in spirit and in truth. At ang pangatlo, yung fig tree. Bakit? Sinabi ni Jesus, wala na makakakain ng bunga mo. Pagbalik nila, namatay na yung fig tree. Ba't ginawa ng Panginoon? Kasi nakalagay talaga sa Ebanghelyo, it was not the time for figs. Hindi pa panahon para magbunga ang igos. Wala sa atin yan eh. Masarap yan eh. Napakatamis yan eh. Eh ba't nagalit ang Panginoon? Hindi makatarungan yung hingan mo ang fig tree ng bunga na hindi man naman panahon na mamunga siya. Tapos namatay tuloy. May lesson para sa mga apostoles yun. Kaya ginawaan ng Panginoon. Kaya pag siya nagmimilagro, ganito ang hermeneutics, may agenda yan. May gustong sabihin ang Panginoon. Kaya hindi siya araw-araw nagmimilagro. Yung feeding 5,000, not counting the women and children, ilang beses lang niya ginawa. Pagpapatunay lang yon na siya nga ang pinadala ng Ama. Pati itong napansin ni Peter, sabi ni Peter, Rabbi, look, the fig tree that you cursed has withered.
May dynamism ang kanyang salita, may power ang salita, kasi yung dynamism ng divine word, yung banal na diwa, nasa kanya. Kaya, pag sinabi, to this mountain, be lifted up and thrown into the sea. Kaya ang gawin ni Jesus siya. Basta may dahilan kung bakit ginawa niya ang milagro. Hindi lahat ng may sakit pinagaling ni Jesus. Hindi lahat ng bulag nakakita. Ilan lang yun sina Bartimeo. Sapat na para ipakita na yung power ng banal na diwa nasa kanya rin. Para maniwala, lalong-lalo na nagpakita siya ng kanyang power nung nagtagumpay siya laban sa kamatayan. Kaya yan po ang ating pananaw. Huwag tayong mag-expect na laging milagro na lang. At kung walang milagro, isipin mo, ito bang aking hinihiling makakatulong sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos na siyang pangunahing misyon ni Jesus, na kung naniniwala ako sa Kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas, yun din magiging misyon ko, ang pagpapalaganap sa kaharian ng Kanyang Ama? Santa Claus ba si Jesus na bawat sabi mo, ibibigay? Hindi. Tsaka, huwag mong bigyan ng ultimatum ang Panginoon pag nagdadasal ka. Sapagkat para sa Kanya, one day is like 1,000 years and 1,000 years is one day. Huwag mong ipataw yung time frame mo doon sa Kanya. At saka, mas alam niya ang mangyayari sa buhay mo. Kung hindi naman niya ibibigay ngayon, siya sagot pa rin niya yung no. Sapagkat hindi makakabuti sa iyo yun. Sapagkat sabi ng Panginoon, kung gaano kalayo ang langit at lupa, ganon kalayo ang pag-iisip natin at yung pag-iisip ng Diyos. Aya kayo, maraming nangungpisali na nawawalan ng tiwala sa Diyos dahil may hiningi sila, hindi naman binigay. Yung iba, pumupunta na sa ibang relihiyon kasi doon pinapayaman sila. So, manalangin tayo ngayon sa tamang paraan. Ito ang pinakamagandang panalangin, yung Eucharist. Si Jesus ang ating inialay sa Ama. Hindi lang yung puro novena at saka salita. Eucharist is the highest form of prayer because we lift up not only our hearts and our minds, but we lift up to Him the divine word made flesh, Jesus, His Son. Sana matuto tayo kung paano dapat magdasal. Sana matuto tayo kung paano dapat magiging ang simbahan, na tayo naman yung simbahan. At sana matuto din tayo na magiging mabunga para hindi tayo magpagalitan ng Panginoon gaya ng fig tree. Kasi tayo, panahon na para magbunga, wala tayong bunga eh. So yun ang ating pagdasal sa misang ito. Maunawaan natin sa tamang pamamaraan kung paano magdasal. Maunawaan natin ang tamang paparaan ng pagiging simbahan at maunawaan natin ang tamang paraan para magbunga tayo ng marami.